Mga kwentong pambata. Ang prinsipe at ang prinsesa sa kagubatan. Pakawalan mo ako. Pumili ka ng maayos, Queenie. Gawin mo akong hari, uhulihin ko ang iyong pinakamamahal na anak. Hindi ka magiging hari. Edi ang iyong anak ngayon. Hindi! Oh, ang kawawang Reyna. Paano siya napunta dito? Balikan natin at alamin ang buong kwento. Sa kaharian ng Cerulis, ang pinakamamahal na hari ay namatay. Ang Reyna at ang kanyang anak, si Prinsipe Raymond, ay nawasak. Sa paglipas ng mga araw, nawalan ng gana ang Reyna at maraming gabing walang tulog. Nagsimulang mag-alala si Raymond. Ma, tara biyahe tayo. Parang wala kang gana. Halos wala kang tulog at kain. Ang gusto ni Papa ay maging masaya ka. Hay, sige na nga. Umalis sila kinabukasan at naglakbay. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang kagubatan. Ray, pagod na ako. Naglibot sila at nakarating sa isang lumang bahay. Parang walang tao. Magpahinga tayo dito ngayong gabi. Kumain sila sa harap ng malakas na apoy. Pagkatapos ay natulog sila. Kinaumagahan, bumangon silang presko at... Oh, ang likod ko! Hay nako, nagugutom na ako. Habang kumakain sila, napagtanto ni Raymond na kailangan nila ng mas maraming tubig at nagpa siya na maghanap ng batis. Pagbalik ko, maglalakbay tayo ulit. Nagpa siya ang Reyna na libuti ng bahay. Ngunit ito'y walang laman. Sa wakas! Oh! Iyon ay si Bruno, isang bandido na nagtatago sa abandonadong bahay. Pakawalan mo ako! Ako ang naglalabas ng mga utos. Sino ka? Pangalan ko'y Bruno. Nang pumasok kayong dalawa dito kagabi, muntik na akong tumakas. Ngunit napagtanto ko kayong dalawa ay maharlika. Anong kailangan mo? Isang bagay na simple tulad ng pagiging hari. Hari? Oo, isama niyo ako sa palasyo pagbalik niyo at koronahan ako bilang hari. Sa tingin mo, ganun lang kadali? Iyan ay kung gagawin niyong mahirap. Hindi ako papayag. Ngayon ay hindi pa naiisip ni Bruno ang ganito. Malapit nang bumalik ang prinsipe kaya nagmadali siyang magsinungaling. Kung tatanggihan mo, ay ipapadala ko ang aking mga tauhan para hulihin ang iyong anak. 10, 20 mapanganib na mga magnanakaw tulad ko. Pakawalan mo ako! Pumili ng maayos, Queenie. Gawin mo akong hari. Uhulihin ko ang iyong pinakamamahal na anak. Hindi ka magiging hari. Edi ang iyong anak ngayon. Hindi! Ang Reyna, na nawalan na ng asawa, ay nagatubiling sumang-ayon. Oo, sige. Hindi, hindi. Kailangan ko ng pangako. Alam kong ang maharlikang pangako ay hindi mababali. Pinapangako kong gagawin kang hari. Sa mga oras na ito, si Raymond ay nasa batis, nag-iipon ng tubig. Ayan, mas mabuting bumalik. Isang aso? Dito sa kagubatan? Oh, teka. Tila balisa ang aso. Hinihila ang pantalon ni Raymond. Hinihimok siyang sumunod. Parang may kakaiba. Sigurado akong kakayanin ni Mama ang ilang minuto. Sinundan niya ang aso at dinala siya sa isang lungga. Pareho silang gumapang sa loob. Doon nakatagpo siya ng isang grupo ng mga tulisan. Nag-aaway. Ako ang may maraming masamang trabaho. Kaya akin ang mga nakaw. Hindi. Kung sino man ang karapat-dapat sa ginto, ako yun. Akin! Mukhang isang grupo ng mga magnanakaw. Sumama siya. Sinunda ng aso at napunta sa isang kakaibang silid. Kaya ano ngayon? Sino ka? Lumingon si Raymond. Natigilan nang makita ang isang binibini na nakakulong sa likod ng mga rehas. Sino ka? Ako ang unang nagtanong. Ako si Prinsipe Raymond ng Cerulis. Isang prinsipe? Sa isang lugar ng Mindanakaw? Dinala ko ng aso dito. Sugar Muff! Ngayon? Ha, ang pangalan ko ay Nessie. Ako ay isang prinsesa ng Splendalia. Ako ay hinuli 2 araw noong nakaraan at... 2 araw na? Bakit wala ni isa ang nabigay alam sa akin tungkol sa nawawalang prinsesa? Ako ay... Sumakay ako sa barko namin. Walang nakakaalam na nandito ako. Ha? Tapos? Nagtago ako sa barko at nakatakas si Sugar Mom. At hinabol ko siya papunta sa gubat. Isang bagay ang humantong sa isa pa at... Ikaw ay nahuli? Oo. Ang aking mga tao ay aalis ngayong gabi. Pakiusap, iligtas mo ako. Anong klaseng prinsipe ako kung iiwan ko ang kawawang irresponsabling prinsesa?
sa kulungan ng mga magnanakaw. Ang kakilakilabot na uri. At hindi ako responsable. Malakas ang aking loob. Sinubukan ni Raymond na buksan ang mga rehas, ngunit hindi ito natinag. Oh, narinig ko ang pag-uusap ng mga magnanakaw tungkol sa isang espesyal na uri na espada na kanilang ninakaw. Kung saan ang makakahawak nito ay hindi matatalo. Saan yun? Doon sa baba. Isama mo si Sugar Muff. Oo, kung makakatulong siya. Naglakad si Raymond sa lagusan at nakarating sa isang malaking bakal na pinto. Ang espada siguro ay nasa likod nito, pero paano? Uy! Nagukay si Sugar Muff ng isang maliit na butas sa ilalim ng pinto at itinulak ang sarili. Magaling! Maliit na... Sugar Puff, ang espada, kunin mo. Maintindihan niya kaya ako? Ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon mag-isip si Raymond nang bumagsak ang pinto. Ay nako! Kinabit mo ba ang espada? Bumalik si Raymond kay Nessie at agad itong pinalaya. Ngunit habang sinusubukan nilang tumakas ay tinambangan sila ng mga magnanakaw. Narinig nilang tunog ng bakal na pinto. Swerte ko, meron ako nito. At ako, meron ito. Walang kalaban-laban sa espada ang mga magnanakaw at ilang malaasong panlin lang. Oh! Magaling, Sugar Muff. Nagawa nilang makatakas at tumakbo pabalik sa bahay. Sobrang pagmamadali, hindi niya napansin ang nawawalang kabayo. Narito, kunin mo ang aking kabayo at umalis. Salamat, Raymond. Narito. Bilang tanda ng aking pasasalamat, kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ko. Tumakbo siya palayo kasama si Sugar Muff. Ma, nakabalik na ako. Ma? Ma? Tinawag niya pero walang sumasagot. Tumingin siya sa labas at napansin ang nawawalang kabayo. Tila may nangyari kay Mama. Kailangan kong bumalik. Buong araw ang biyahe pabalik sa palasyo. Pagdating niya, narinig niya ang usap-usapan ng mga tao. Aming kawawang Reyna! Ang bagong hari ay parang kakilakilabot! Bagong hari? Balita ko, isa talaga siyang kilalang bandido. Paanong prinsipe? Nagutos si Haring Bruno na hulihin ang prinsipe! Napatingin si Raymond sa palasyo at nakita niya ang matipunong lalaki na nagbabantay dito. Hindi niya kilala ang mga ito. Ang aking kawawang ina ay binihag ng isang tulisan na ngayon ay hari na? Hinugot niya ang singsing na ibinigay sa kanya ni Prinsesa Nessie. Si Nessie, tutulungan niya ako! Naglakbay siya pabalik sa daungan, ngunit umalis na ang barko ng Splendalia. Kaya kumuha siya ng isa pa patungo sa kaharian ni Nessie. Narating ni Raymond ang kaharian ng Splendalia. Makakain nga muna. Hahanapin ko si Nessie pagkatapos nito. Si Nessie ay nasa kanyang palasyo. Nessie, kailangan mong humanap ng mabuting mabapang asawa. Si Sugar Muff ay sapat na para sa akin. Pinag-uusapan natin ang isang kabiyak na mamahalin. Hindi kabiyak para sa kalokohan. Hindi na, ayos lang ako. Halika na, Sugar Muff. Kabiyak ha? Si Prince Raymond mukhang mabait. Kung alam niya lang kung nasaan si Raymond. Wala nang gaanong natira. Binayaran niya ang kanyang pagkain at tumakbo papunta sa pintuan ng palasyo. Nandito ko para makita si Prinsesa Nessie. Teka, gagawin ko lang. Natatarantang naghahalungkat si Raymond. Nawala ako ba? Binalikan niya ang kanyang mga pinuntahan at hinanap kung saan-saan ang singsing. Ngunit hindi niya ito makita. Kung wala ang singsing at halos walang pera o tulong, anong magagawa niya sa ibang kaharian? Ang singsing ay binenta sa isang mangangalakal kung saan ito natagpuan ng isang katulong sa palasyo. Dinala ng katulong ang singsing at ibinigay kay Nessie. Nabigla siya! Paano mo ito nakita? Isang mangangalakal ang nagpepenta nito, kamahalan. Kinakailangan kong pigain ito mula sa kanyang mga hawak. Ibig sabihin, andito si Raymond! Pinuntahan ni Nessie ang mangangalakal na natatakot na sabihin ng lahat. Mula roon, binisita niya ang kainan kung saan kumain si Raymond. Ngunit wala siya doon. Naghahanap siya ng trabaho, kamahalan. Kahit sa akin nagtatanong siya, pero tumanggi ako. Inilarawan ni Nessie si Raymond sa kanyang mga bantay at hindi nagtagal.
Lahat sila ay naghahanap sa kanya. Hindi nang tagal ay nakita nila siyang nagtatrabaho sa isang magbubulaklak. Isang prinsipe? Sa ganitong tindahan? Nessie, nahanap mo ako! Ang isang tindahan ng bulaklak ay napapagay sa'yo. Dahil ako'y matamis tulad ng isang bulaklak? Siguro. Ngayon, anong ginagawa mo dito? Isinalaysay ni Raymond ang buong kwento. Sino ngayon ang irresponsable? Pwede naman kitang tulungan. Gumawa ng plano sina Raymond at Nessie at pumunta sa Cerulis. Nagpakita sila sa harap ng pinto ng palasyo at nagpanggap. Sino kayo? Ehem. Ako ang orakulo mula sa Silangang Kabundukan. At naparito ako upang bisitahin si Haring Bruno. Nagulat ang mga bantay. Totoong ang isang kilalang orakulo ang naniniraan sa Silangang Kabundukan at dinadagsa siya ng mga tao. Tumalon si Bruno sa tagumpay. Ang aking kadakilaan ay kumalat na na kahit ang orakulo ay dumating upang makita ako. Ang kanyang bulag na kakuhan ay nagpahintulot kay Raymond at Nessie na makapasok sa palasyo ng ganong kadali. Maligayang pagdating, mahusay na orakulo. Anong pagkakautang ko sa karangalang ito? Utang mo sa kasakiman mo. At katangahan! Sugod! Tinanggal ng mga sundalong kanilang talakbong at sumugod kay Bruno. Ang mga sundalo ni Nessie ay mga lalaking biyasa. At hindi nagtagal, naitali nila ang mga magdanakaw at ang hari. Raymond! Ma! Oh, masaya akong maayos ka! Nahuli si Bruno at ngayon ay payapa na ang kaharian. Sino itong magandang dalaga? Nessie ang aking pangalan, kamahalan. Prinsesa ng Splendalia. Oh, ikaw ay anak ni Trisha. Kilala niyo ang aking ina? Oo naman. Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Bakit hindi mo siya bisitahin? Kung tutuusin, hindi pa talaga tayo nagbakasyon. At kaya pumunta silang tatlo sa Splendalia. Tuwang-tuwa ang dalawang reyna na makita ang isa't isa. At sa piling ng kanyang kaibigan, gumaling ang ina ni Raymond. Sina Raymond at Nessie ay gumugol ng maraming oras na magkasama hanggang sa huli. Ina? Ama? Naalala niyo kung paano niyo gusto akong makahanap ng pag-ibig? Gusto pa rin namin, mahal. Ngayon, mayroon na ako. Oh! Magiging reynang magbalain na tayo. Kahanga-hanga! Masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat, ma. Natuklasan ni Nessie ang pag-ibig. Nabawi ng reynang kanyang kapayapaan at natagpuan ng Cerulis ang tunay na hari nito. Ang kanilang kabaitan, pagpupursigi at katapangan ay nagpalakas lamang sa kanila. At ito ang mga katangian na nagpapahintulot sa isang tao na maglakbay ng napakalayo at maging kamangha-mangha sa buhay.